Ayun, hello mga boss. Welcome back ulit sa ating channel. Kamusta kayo? Ako nga pala ay okay na okay kasi ngayon ipapalta na naman tayong pyesa sa ating bike at ikakabit natin. So yun nga pala yung ating bike. Kung mapapansin nyo, wala na siyang crankset. E di ngayon, alam nyo na ang pyesa ang ikakabit sa ating bike. Yun na yung ating crankset. At ako naman ngayon, kakadating ko lang at may kinuha akong crankset na pangkabit nga din eh. Ayun, so yung dating kong crankset, binenta ko na din. Gawa ng sabi ko, parang gusto ko rin magtry ng iba pang crankset, tsaka gusto ko rin matry bag outboard. So yun, may idea na kayo, outboard yung ipapalik natin na crankset dun sa ating Pixie. At yun, matagal na rin na stock din eh, mga ilang araw din na hindi ko nagagamit ang bike kasi nga baklas na yung crankset. Eh kapon pa dapat pipick upin ng rider, eh nga ngayon na pick up. So yun, matagal ko na rin pinost yun, yung crankset na Mickey na yun sa mga FB, ganyan. And nabenta naman, luckily, so di ko alam, taga Cavite yata nakabili nun, so pina-shipping na lang namin. And kanina pala, nagbiyahe na lang ako papunta Batangas. Gawa na may sinoli din akong pyesa ang tropa, tsaka kinuha ko yung chainring ko dun. Ayun, so minitap ko na lang dun yung kinuha ko ng chainring. Tapos mamaya ko ipapakita, nagkwento lang ako ng kaunti. Ayun, edi syempre, naisip kong videohan nga na yung ganito, i-vlog natin at ipapakita natin sa YouTube. At ngayon, wala nang sabi-sabi, ating bubuin na. At gusto ko na din magbike eh, at matagal na din hindi nakapagbike. Ayan, bubuin na natin. Lalabas ko lang yung bike, yun, din eh, para makapagbuo tayo na maayos. Yun. Ayan, so ganyan kabilis, napabasic. Frame pala natin, atomic, yan, makatomic tayo ngayon. Ayan, nandun yung abe, nakatago dun sa umilig. So nilinis ko muna din ito. Para naman maganda-ganda kapag ikakabit na natin. At yun, kukunin natin yung mga kailangan natin para ating may kabit na tayo makapag-bike na. Gustong-gusto ko na nga mag-bike. Yan. At ito na nga pala mga boss yung mga kailangan natin para makabit dito. Tsaka para magamit na ulit natin ang ating bike. Simulan natin dito sa crankset. Para yung crankset natin ipapalit. Piece na B1. Ayan. So, itong crankset na walang BB. Ganyan ko lang siya nabili. Kanina, pinick up ko. Yan. Itim. 165mm. Ayos na ayos yan. Saktong-sakto para sa akin. So, gawa na rin chainring kasama. Ay, hindi ko matanggal kanina kaya isinama ko na rin yung binili. Pero ating gagamitin ngayon. Yan yung ating kinuhang chainring sa ating tropa. Yan. Tapos ito namang bottom bracket. Meron tayong aga to. Shimano to eh. SMBB 7900 Durastone bottom bracket na pang outboard. Yun. Tsaka rinpok lang yan na 49 teeth. Tapos ito, Izumi na yung dati pa rin natin chain. Tapos para yung mga tools yan. Una natin gagawin, babaklasin natin yung chain ring na rin. At pagpapalitin nga muna natin para mas madali. Yun. Ha? Go. Buti tayo nakahanap pa ng garning crankset din nilang sa Batangas. Gano'n yung mga kausap ko, mga taga Cavite, ganyan, NCR, lalayo. Pero ngayon, nakakuha tayo ng malapit-lapit. At yun, gusto ko kasi itong piece B1 kaysa B2. Ayan, tanggalin na natin itong chainring. So update, may isang makulit na ayaw magpatanggal. Ayan. So natanggal ko na yung iba, pero may isa pang naiwan kasi nasunod siya. So nasunod itong nasa likod habang pinipihit to. Kahit may tool tayo na ganito, may tool din tayo kasi na ganito. Kaso itong ganito, sikip dito. Ayan, so sikip siya. Sikip kasi malapad to. So ang gagawin natin, ikakabit muna natin. Nang sa ganun, mas madali natin matatanggal kasi mahirap tanggalin ng magkahawak yan ng baklas to. Kabit muna natin, okay? Yan.
Ayan, so tatry muna natin ang walang spacer na nakadikit dito kasi tingin ko kasya dito eh. Ayan, okay na. Mukhang okay nang walang spacer. Kaya hindi na tayo mag-spacer din eh. Para saktuhan. Hindi naman siya sabit. So, ano. Kaya kumakalugwan itong ano. Hindi pa natin matanggal tong isa. Ito, kakabit na natin ito dun sa kabila. Yum! Ayan, naikabit na natin. At tarin na lang sadyang ating problema as of now. Ayan, kailangan natin yan tanggalin para makapagpalit tayo ng panibagong chainring bolts para hindi na yun maulit. Tsaka papalitan natin yun. Ha? Ayan. Ayan, update muna mga bossing. Ilan muna natin, kinabit muna natin yan kasi ayaw talaga matanggal nito. So kami kanina pahirapan ha. Eh baka ang gawin ko, bukas na lang natin ipatanggal din sa may bike shop. Kahit ipapabarin ako na ipapadrill, ganun. So yun, bukas na lang ulit. At talagang inabot na ng dilim eh. Pahirap na tanggalin. Hirap. Yun. Ayun ulit mga boss. Hello ulit. At meron tayong good news nga pala. Kasi kagabi, talaga ako hindi mapakali. Kukwento ko lang. At ako hindi talaga mapakali nang hindi ko natatanggal. Eh, dige yan. Gayak ay nakaayos na yan para dadaling ko na lang sa bike shop. Kaso, makaulit tayo. Nag-YouTube pa ako. So yun, ni-YouTube ko na lang ang napanood ko. Ruler na bakal. Isisingit mo yung sa ganito ng chainring bolt. Isisingit mo yung pahaba dyan, yung tuwid na line. Dyan mo isisingit yung ruler na bakal. And luckily naman ay gumalaw na kaunti. So yun, mababaklas na natin ngayon. Kasi gusto ko talaga yung ipakita sa inyo kung paano baklasin. At dahil lumuluwag na yung bolt na yon, yung nag-iisang yon, ay mababaklas na natin at mapapalitan na natin ang chainring. At sa wakas, magagamit na din natin. At hindi na tayo pupunta ang bike shop ngayon din. So ayun, babaklasin na lang natin yung chainring nito. Itong ano, nahigpitan ko na to eh. 49 din naman yan, kaso lang, mas trip ko gamitin tong isang to. Ayan, nahigpitan ko na din to. Nalagay ko na din yung pedal. Ayan, talagang dapat talaga ay ibabay shop ko na. Kaso yun, natulungan tayo ng YouTube. Ayun, goods, diga. Ito yung hindi mabaklas-baklas eh. Ito. Pero dahil naluwagan na natin, mababaklas na natin. Ayan, unahin na natin. Baka umigpit pa. Ayun. Finally. Itong kakabit pala natin chainring, ilalagay na natin. Ilalagay na natin. Tatanggalin lang natin ito. At yun mga boss, dahil ayaw ko nang maulit yon, yung hindi nababaklas, ay tayo magpapalit din ng chainring bolts. Ang ipapalit natin ay yung kasama sa Janon. Ito yung dati kong gamit. Ayan. Iniwalay ko na din eh. At aray hindi na natin gagamitin. At baka nga mas stuck ulit. Ayan, lalagay lang natin din eh para okay na. Ayan. Ayan mga boss, perfect condition na.
Okay na yan kasi pinerno ko lang talagang black para maganda-ganda naman. Mga piece B1 na tayo. Hindi na yung square taper na Mickey. At yun mga boss, naikabit na natin na maayos yung ating piece na crankset. At okay na din, napalitan na natin ang chainring. Okay na yan, nahigpitan ko na din ng ayos to. Naikabit ko na din pedal. So itetest drive na lang. So pinag-iisipan ko pa rin kung saan tayo magra-ride o long ride ganun. Kasi gusto kong matry kung ano yung pinagkaiba nitong outboard sa square taper. So okay na yan. So comment kayo kung sa inyo ako gustong makita mag-ride. And tatry natin, gusto ko talaga ahon yon. And then syempre dahil tapos na tayo, sinoli ko na ng maayos yung tools plus niligpit ko na din. Nilinis ko at syempre pinatas ko yan ng ayos. Pati yung ating mga spare dito, panlinis ng bike nandito. Ito ang tool keg natin, nilagay ko din dyan. Ayan, nilinis ko lang ng ayos para mas madali at mas maayos ang ating paggagawa ng bike. Ayan, wala na tayong maano diyan sa ating crankset, ayos na yan. Kumbaga mas smooth ng ikot niyan, gawa ng syempre bago yung bottom bracket niya. Ang tingin kong sunod kong ipapalit ayun, naghahanap agad ng yano ng i-upgrade. Tingin ko pagpaparesin ko lang yung rims. Ayun, kung may alam din kayong rims na Hydra na anodized gray, 24 holes, sabihin nyo sa akin. Okay, black na 24 din, sabihin nyo lang din sa akin. Yan. Ayan, dahil yan mga boss, tapos na ang ating mission for today. Naisalpak na natin. Kung nagustuhan niyo itong video or na-entertain kayo, may natutunan, please do like, comment, share, and subscribe sa ating channel. Comment your suggestions. Binabasa ko yung mga comments nyo. And yun, thank you again sa pagsama dito sa pagkabit ng aking crankset. And I'll see you guys in the next one. Thank you. Skid safe. Peace.